Ngayon pong umagang ito ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ating Panginoong Hesus bilang walang hanggang at dakilang pari or feast of our Lord Jesus Christ, the Eternal High Priest. Ito po ay kapistahang ipinagdiriwang Thursday after the Feast of the Pentecost. Kaya nung linggo po, tayo ay nagdiwang ng piyasta ng Pentecostes at ngayong Huwebes, ano po makaraan ang linggong yan, ay di ating ipinagdiriwang itong kapistahang ito. Bakit po napakahalaga nito sa buhay natin bilang mananampalataya? Hindi lamang sapagkat tumutukoy ito sa pag-aalay ng ating Panginoong Hesus ng kanyang buhay para sa ating katubusan na ngayon ay pinagpapatuloy ng simbahan sa pamamagitan ng Eucharistia, kundi lalo't higit ito'y nagpapakilala o nagbibigay kamalayan sa atin ng patuloy na pamamagitan, yung tinatawag na mediation ng ating Panginoong Hesus sa Diyos at sa atin. Bakit mahalaga yung mediation na yon para sa Diyos at sa atin? Sapagkat lahat ng mga kasalanan natin, lahat ng biyayang tinatanggap natin, lahat ng yon ay nagkakaroon ng tinatawag na merito. Kung kasalanan, kapatawaran, kung biyaya, ay di pagtanggap natin ng biyaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At yan ay ipinagpapatuloy ng simbahan sa pamamagitan ng pagdiriwang natin araw-araw ng banal na Eucharistia. Kaya nga napakahalaga po na batid natin, uunawa natin at pinapahalagahan natin ang banal na Eucharistia. Para sa atin, sinasabi ng simbahan na ito ang summit, central and summit of our Christian life. Kaya ini-encourage tayo palagi na pahalagahan ang banal na misa. On a practical level, ang banal na misa ay parang vitamin sa atin, hindi lang parang, kundi vitamin sa atin sa pang-araw-araw. Kapag tayo'y nanghihina sa ating pananampalataya, yung parang tayo'y babagsak na sa kasalanan, o yung tayo ay wala ng lakas para labanan ang mga tuksong hinaharap natin araw-araw, ang banal na Eucharistia ay nandyan upang tayo'y bigyan ng vitamina sa ating kaluluwa, sa gayon ay maging malakas tayo sa paglaban sa ating mga kahinaan. At yan ay nagiging posible sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng simbahan sa ginawang mediatorship ng ating Panginoong Hesus sa Diyos at sa atin. Kung wala nang ginawa niyang yan, hindi tayo makikinaba ngayon sa napakahalagang pagdiriwang natin ng banal na misa. Kaya nga ang buhay natin bilang Kristiyano ay masasabi nating nakatuon sa banal na Eucharistia, sa pag-aalay ng ating Panginoong Hesus ng tinatawag na sakripisyo na ginawa niya once and for all bilang pari upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga sa diwang ito ng ating pagdiriwang ng kapistahan, magandang itanong natin sa ating mga sarili, paano natin pinapahalagahan ang banal na Eucharistia bilang regalo sa atin ng Diyos na inialay ng ating Panginoong Hesus at ipinagpapatuloy ng simbahan sa ngayon. Kung minsan nakakalimutan natin yung kahalagahan nito sa buhay natin, parang ang nagiging dominant ay yung ito bilang ritual. Pagka may kaarawan,
dali-dali tayo pupunta sa simbahan. Magdarasal, hihingi ng biyaya, magpapasalamat. Pag nagsimula ang misa, dali-dali na tayo, no? Dahil meron pa tayong mga pupuntahan. Hindi natin na-appreciate kung minsan na ito palang banal na Eucharistiyang ito ay pag-aalay na muli ng ating Panginoong Jesus bilang High Priest upang patuloy at araw-araw na gawin ang pagtubo sa atin na siyang nagpapalakas sa atin sa ating mga kahinaan sa pagtanggap natin ito. Nararamdaman pa ba natin na kapag hindi tayo nakakapa-attend ng banal na misa, parang ang pakiramdam natin ay may kulang sa ating buhay? At napakahalagang yan ay nararanasan natin. Nakakapangilabot po nung, di ba, ni-lockdown tayo nung nakaraang taon. At sa muling pagbubukas ng mga simbahan, alam nyo, nag-iiyakan ang marami. Ang sinasabi nila, Father, ito ang na-miss namin. Iba pa rin yung nanonood daw sila sa FB page, iba pa rin yung nasa television, nami-miss po namin mismo yung tinatanggap namin ang katawan ni Kristo at sila'y umiiyak. Tanda ng ano, hindi lamang ng pagpapahalaga sa banal na Eucharistia, kundi yung appreciation, higit na appreciation, saan? Sa katawan at dugo ni Kristo, kasi alam natin na yun ang lakas natin. At masasabi nga natin, siguro kung walang banal na Eucharistia, baka ang dami nang nangyaring masama sa atin sa pinagdadaanan natin. Kung hindi dahil sa simbahan, sa pagkakaloob nito araw-araw sa atin, baka marami na rin sa atin ang nasiraan ng ulo o nakaisip ng masama. Pero because of our appreciation of Holy Eucharist, because of the Holy Eucharist and our devotion to it na inialay ng ating Panginoong Jesus at pinagpapatuloy ng simbahan, nananatili tayong matatag at malakas sa anumang pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay. Dahil ang banal na Eucharistia ay bitamina ng ating kaluluwa at katawan upang manatili tayong matatag sa mga unos ng buhay na ating pinagdadaanan. Sana mga kapatid, bilang binyagan, huwag nating baliwalain ang sakripisyo o ang pag-aalay ng Panginoong Jesus para sa ating katubusan na ipinagpapatuloy ng simbahan araw-araw sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon na available 24/7. Ipinagpapatuloy ng simbahan upang maranasan natin ang kanyang pagmamahal, pagmamalasakit at pagkalinga. At pinalalakas tayo sa oras na tayo ay mahinang mahina. At katulad ni Bartimeus, sana masabi din nating Panginoong Jesus, mahabag ka sa akin. Lumapit tayo sa Panginoon Jesus bilang pari na nag-aalay ng sarili araw-araw at humingi ng lakas sa Kanya upang manatili tayong nakatayo, matatag at nananampalataya sa Panginoon sa kabila ng mga unos na humahampas sa ating buhay. Kapag tayo'y may ganyang debosyon, kapag mahal natin ang Panginoon sa banal na Eucharistia, kahit anong pagsubok sa buhay, kaya nating lampasan. At maging habit sana ng ating sarili na hindi nakukumpleto ang araw kapag hindi nakatatanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. Yan mga kapatid, ang diwa ng pagdiriwang
ng kapistahan natin ngayong umagang ito. Hindi lang sana natin ma-appreciate ang ating pananampalataya dahil sa ating Panginoong Hesus na nag-alay ng buhay para sa atin, kundi lalo't higit ma-appreciate natin ang ating pananampalataya na ngayon ay pinalalakas sa pamamagitan ng banal na Eukaristiya na mismong katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus upang patuloy tayong palakasin at akayin patungo sa Panginoong Diyos na ating pupuntahan pagdating ng araw.